Arnel Pineda, napahiya ang bandang Journey dahil pumiyok sa concert nila sa Brazil. Arnel Pineda, nag-walk out sa banda. Pag-usapan natin yan dito sa What's Up Ka, Pinoy Rob! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Usap-usapan na naman ngayon guys sa social media ang hinahangaan natin na singer sa Journey, which is ang pumalit sa singer ng Journey na si Arnel Pineda, isang Pinoy. At saka for 17 years naging vocalist siya sa Journey, at ang dami nilang pinagsamahan at ang daming ginawa ng Journey sa buong bansa and even sa buong mundo dahil sa kanilang mga kanta. Isa na dito yung kanta nila na Don't Stop Believin', ang trending at pinaka-known nila na kanta sa Journey talaga guys. And ang kantang yan ay nasira dahil daw sa kanta at performance ni Arnel Pineda. Mga netizens guys, kung i-visit nyo yung comments nila, napaka... ang iba napakasakit, ang iba nakaintindi sa kalagayan ng singer natin na si Arnel Pineda. Alam naman natin na si Arnel Pineda ay batang-bata pa to, ay singer na to. At marami ng tagahanga nito, even sa bata pa siya hanggang lumaki at saka na-discover. At kaya nga ay kinuha ng Journey kasi magaling na bata to, magaling na singer. Kaya for 17 years, naging singer siya ng banda, ng bandang Journey. At eto na nga, nag-walk out na daw siya at hindi na gustong magpatuloy pa na maging singer sa bandang Journey. Maraming tagahanga ang mga nag-react na ang iba hindi gustong kumalas si Arnel Pineda sa bandang Journey kasi alam naman natin na napakagandang banda talaga yung Journey. Hanggang ngayon nga sikat na sikat pa yung Journey. Eto guys, eto yung video natin, panoorin natin. Tsaka sa below ng video guys, basahin muna natin yung mga comments nila. Eto yung mga comment na napaka understanding o may iba din na napaka sakit magsalita. Sabi nga sa galing to sa 1PH channel, 1PH channel, sabi ng isang commentator dito na si Roledge, sabi niya, Arnel has been Journey's frontman for 17 years. Nothing can compare his performance as a great singer and humble person. So there are always good days and bad days for a music artist. Tama naman. So many factors to consider beyond their control. Vocal stress, rest, fatigue, tour schedule and travel time, venue and sound tech.
equipment and EM monitor. EM monitor, yung ear monitor natin, guys. Equipment, yeah, sound technologies. So, Arnel did the best thing to stop his basher and racist haters. My highest respect to Arnel for standing up his ground to fight for it. I've seen so many haters and bashers but could not take him out, and he remained strong. Journey must be so lucky to found Arnel in YouTube. He's been the lifeline of the band for 17 years. Lifeline of the band. Anong masasabi niyo dito, mga Kapinoy Rob? So, ito naman yung comment ni N.S. Noe Suarez. N.S. Noe Suarez. Ayan. Sabi niya, hanggang ngayon, yung high tone arrangement ni Steve Perry na kinakanta niya ng noong 30 years ago, ang siyang gamit pa rin nila hanggang ngayon. Para sa isang singer na nasa late 50s, mahirap masustain araw-araw ang ganitong taas. May point siya. Kahit si Steve Perry, hindi niya kayang kantayin ito ngayon. Si Peter Cetera ng Chicago, bago nag-retire na isa ring singer na may mataas na vocal range, ay binabaan na ang arrangement ng kanta niya kasi hindi na niya abot yung mataas na vocal range na gaya ng kabataan niya noon. Merong point. At yung mga replies niya, guys, 17, visit 1PH. Sabi naman ni Connie Season, si Connie Season to, 4250, sabi niya, Arnel been emotionally, physically, and psychologically stressed out. Binabas siya dito sa America, not being naging singer siya sa Journey, but all in all, being as Asian singer, kasi the way he pronounce daw, it's not right. I think this is pronounce daw, it's not right. But they had to realize si Nils Kohn and the rest of the band ang pumili sa kanya, hindi yung mga bashers. Tama naman. Grabe talaga pinagdaanan niya. Pagdasal din natin siya in our spare moment, kawawa yung kabayan natin. Tama naman, guys. Kahit hindi naman marunong siya mag-pronounce, pero ba't pinili siya ng banda? No? So, meaning, meron siyang potential or meron siyang anong fit, dinatawag natin na suitable na voice quality sa banda. Ayan, but every time you watch their concert, we always get tickets closer to the stage with a huge Philippine flag to support him. Woohoo! Let's go, Kona Season. Tama naman. Alright. Ito naman ang sabi ni Engineering Layout. So, one of the best Filipino singers, Sir Arnel Pineda. Thank you, sir. Thank you, sir. Ito pa. Ito pa ang mga comment ng iba. Apektado na po talaga ang vocal range. Sabi to ni John Francis Real Obit 3614. Apektado na po talaga ang vocal range pag tumatanda na. Lalo't halos birit ang mga songs na in-execute niya. Mamaos ka talaga after ilang songs lang. Kahit sina Russell Hitchcock, Axel, Celine Dion, including Steve Perry, hindi na nila maabot ang dating pitch nila. Kaya sa mga concert nila, binabaan na ang key. Gayunpaman, we are so proud of you, Sir Arnel Pineda. Sila kaya ang kumanta. Tama naman. So, again, nasabi na kanina na binababaan talaga yung pitch pag tumatanda na. Ito namang sabi ni Young Tevans, D881118. Part of human fatigue, aging, and time, malayo na ang naabot ni Arnel sa career. Not too bad, tama. Not too bad na din. Yung original vocalist nga, give up na siya at di na din kaya yung kanta niya dati. Tama. Ito rin ang sabi ni Leonora Oris.
Ano sa palagay niyo dito, guys? Kahit anong galing mong kumata o kayang-kaya mo yung mataas na nota, ay hindi maiiwasan yung time na sumasablay ka. Taong lang tayo. Tao lang tayo. Sige, siguro ito yung sinasabi niya. Tao lang tayo. O kaya hindi man na masyadong maabot, lalo na kung marami ka ng nakanta. Okay? Tigilan nyo na itong pagbabash kay Arnel, sabi ni Marian Lingad. This is a long tour since February. Mm-hmm. February pa with only few days to rest. Hindi siya si Superman. Why do you have to react like that, Julius B? So, ayan yung comment niya kay Julius B. Okay. So, ito naman ang comment ni Atora. Atorani Music TV. As we age and the wear and tear ng vocal cord natin ay talagang it will diminish. Diminish meaning bababa na talaga yung vocal cord quality. Gradually. So, slowly. Yun, knowing it to yourself. Okay? Gradually you knowing it to yourself. It's really very different when you reach 55 years old or above. I still believe Arnel's talent after all. We should learn to appreciate the many good shows he has done. Peace. Tama. Tama naman si Ato Arnie Music. Mm-hmm. So salute you talaga, Mr. Arnel Pineda. So, sabi naman ni Kim De Jesus T3Y, part ng pagiging singer yan, lalo na ang tao ay tao. Lahat lumilipas. Mm-hmm. Ako nga sa gig kahit singer siguro to si Kim De Jesus. Ako nga sa gig kahit abot ko high notes sa pagpatig ng boses every Saturday at 1 hour pala. At 1 hour, wala pa mga dagdag na request dyan. For me, it's just a part of a human being. And this guy is a legend. Imagine Journey is a legend band. Tama. Okay, so, it's, yun nga, yung kapag singer ka, pagpatig ka, stress ka, at marami kang kinakanta. So, wala pang mga request dyan, especially yung piniprepare mo ng mga kanta, naka-prepare ka dun, pero how about sa mga ibang mga singer, pagpatig ka, so additional na effort talaga yun, guys. Sabi naman ni Ron Wells 4743, it happens to every singer. Ayan, so ano yung masasabi niyo dito sa comment ni Ron Wells, it happens to every singer. Ayan, meron mang comment dito, guys, si Omar Albert NM1YJ. Sobrang pagod na yan, lalo kung halos 4 times a week na nagpe-perform in high notes pa for 17 years. For 17 years. 4 times a week. At marami pang kanta yun. Everyday constant practice pa at this age. Tama naman, guys, yung mga singers natin talaga nape-prepare talaga siya before sila kakanta. Before sila sa stage. So, kasi sometimes we appreciate them on the stage, but hindi natin appreciate yung mga practices nila behind the stage. Okay? Kaya need niya lang ng rest for a while, even his bandmates. Okay pa yan, Arnel. Rest lang yan. Okay? Sabi naman ni Noy Simos, may pagkakataon talaga minsan na parang wala sa kondisyon boses natin. Talaga, maiwasan yan kahit sinong magaling na singer. Bravo, Arnel Pineda, sabi ni AC Lucia. Marami ang kinakanta ni Arnel. Mataas pa ang notes, understood na mapaos o mamalat at okay lang yan, natural lang yun. Ganyan talaga ang mga singers kahit international singers. No big deal. Ang dami pang comment dito, guys, no? Go to 1PH channel. Meron pa. Ganyan talaga, walang perfecto na tao, lahat na tao nagbabago. Here's one of the main reasons, sabi ni Roda
Okay. Rod Antibisa 245. Here's one of the main reason, age, couple points. Fact, si Taylor Swift naman nagli-lip-sync pag pagod sa concert. Air Supply ngayon, mababa na yung nota na kinakanta nila dahil di na nila ma-hit yung tataas na nota. Don't stop believing. Magaling pa rin si Ernel Pinoy Power. So, Aslan Luisa, pagod yan at wala pa sa kondisyon. I continually support Ernel Pineda, proud Filipino. So, puro pagod talaga. Patig yung mga sinasabi nila. So, Luis Trevisani, Arnel is an excellent artist. His voice are overplayed. He needs rest and sleep. Ayan. For my opinion, I am a famous singer also. Wow, sino ba to? Famous daw siya. Rock on stage, 5185. Kulang lang sa tulog yan at pagod na. Ganyanin ako pag nag-perform. Ako sa purok barangay namin. Purok barangay namin lang pala. Kami lang kasi ni Arnel ang nakakanta niyo mga yun. Sobrang hangin dito guys. So, ayan na. So, tignan natin yung video guys. Ito yung video na napiyok siya at talagang trending na trending sa social media. Sobrang tagal na ng comment natin. Ito yung video ni Arnel Pineda. Ah! Hindi ko carry yun guys. Napaka ano talaga, piyok guys. Again. Go back. Oh, hindi talaga umabot. Hindi umabot yung boses niya, yung pitch niya. Woo! Continue. Oh! Woo! My goodness, guys. Oh, parang talagang pinush niya yung boses niya para umabot sa pitch. Sobrang taas talaga, hindi niya naabot. Sobrang stress to ah. Bawi. Na-force niya guys. So, nakikita ko sa video guys, sa sobrang daming tao, siguro, hindi niya marinig talaga ang buong music kasi, pag na-experience ko yan guys, na-experience ko yan guys, no, noon na kumakanta ko na maraming tao at nasa close ka sa audience, maingay yung audience, yung monitor mo, ear monitor mo is mahina na kasi mas malakas yung boses ng mga tao, medyo natatabunan na yung boses ng EM o yung ear monitor. And sa palagay ko dito guys, yung ang hype yung hype ni Arnel Pineda, parang hindi nakukumpasan talaga sa age niya. Alright? So, kung agree kayo dito guys, comment nyo sa comment section. So, ulit, dito tayo. Tignan mo yung mata ni Arnel guys. Oh. Sobrang stress na siguro to guys. Kasi kailangan mo talagang pumunta sa audience para may connection ka sa audience. Kailangan talaga yan ng mga singers. So, kayo mga singers, agree ba kayo dyan? Oh! Ooh.
ano talaga, guys. Whew! So guys, kung bago ka lang sa YouTube channel natin, guys, at napanood nyo to, please don't forget to share this para marami din makakaalam. And please, yung mga bashers ni Arnel Pineda, nakita naman natin sa mga comment, guys, na talagang marami din mga Pilipinoy na nagsusuporta sa kanila. And please, i-share nitong video para makita ng iba na Pinoy power tayo at sinusuportahan natin yung mga Pinoy na mga singers, especially kay Arnel Pineda. At kung pwede, huwag nang umalis si Arnel Pineda sa journey. Ayan, so yun yung mga sinasabi sa online and even sa kanya, no? So, kung kayo guys, kung anong nasa isip niyo dyan at sa damdamin niyo, comment down below sa comment section natin. And thank you so much sa panonood. God bless everyone. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.